Napag-usapan natin ang finally ay pagsuko nitong si Lieutenant Kondo. Marami siyang pinahirapan sa mga nakaraan niyang laban. Pero ngayon ay bagsak siya kay Carrera. Pero bago natin simulan itong video na ito ay i-roll muna natin ang intro. Hello everyone and welcome to my channel, ang inyong source ng Tagalog na Tensura Contents. Sa channel na ito ay pinag-uusapan natin ang mga nangyayari sa may Tensura Universe. So without further ado, let's get into the video. So nakahiga na nga itong si Kondo at nag-surrender na siya kay Carrera. Sabi ni Kondo ay meron daw siyang request sa may demon na ito at ang kabayaran daw sa may request na hinihingi niya ay ang kanyang pistol. Katulad ni Damrada ay gusto niya na rin ipagkatiwala ang mission na ito sa kanyang kalaban. Pinick up nitong si Carrera ang pistol nitong si Kondo. Then sabi ni Carrera ay ito daw ba ang ibabayad nitong si Kondo sa kanya. Eh sira na naman daw itong pistol na ito. Nung narinig ito nitong si Kondo, ay lalong sumakit ang kanyang ulo kasi hindi naman tatanggap itong mga demons ng request kung wala ka namang maibabayad. Kahit na saint na itong si Kondo na isa na ring spiritual being, ay isa pa din siyang human at kapag nawasak ang kanyang soul ay wala na siyang chance for resurrection. At unfortunately for him ay talagang napaka nasty nung atake kanina nitong si Carrera. Heavily damaged na ang soul niya at wala na talaga siyang chance na mabuhay pa. Nawala na ng pag-asa itong si Kondo at nakita ito nitong si Carrera. Kaya sabi ni Carrera sa kanya, eh dahil lang daw ba nasira itong laruan niya, eh susuko na daw ba agad itong si Kondo. Sayang daw ito. Maganda pa naman daw ang laban na ipinakita niya sa kanya. Naghihingalo na ngayon itong lieutenant na ito. At dahil sa sinabi nitong si Carrera sa kanya, eh napabitter smile siya. Hindi in-expect nitong si Kondo na makakatanggap siya ng isang encouragement galing sa kanyang kalaban. Sabi ni Kondo, eh nahihiya na daw siya sa kanyang sarili at gusto niya na rin daw na makapagpahinga. Pero sabi ni Carrera, eh huwag daw munang mamatay ito. Gagawin niya daw ang request sa kanya nitong si Kondo. Sabi naman ni Kondo, eh paano daw yon? Ano daw ang may ibigay niya na payment kay Carrera? Eh hindi naman tumatanggap ng free service itong mga demons. For some reason, eh gustong pakinggan nitong si Carrera ang request nitong si Kondo sa kanya. Pero syempre, eh maging itong si Carrera nga, eh hindi rin magtatrabaho nang wala namang bayad. Kaya naguluhan itong si Carrera kung ano ba ang dapat na gawin niya. Nakita siya nitong si Kondo. Nagpapanik na itong si Carrera. Kaya natawa itong si Kondo sa kanya. Nawala ang sakit na nararamdaman nitong si Kondo nang dahil sa weakness nitong si Carrera. At dahil doon, eh nakaisip itong si Kondo ng payment na maiibigay niya. Sabi ni Kondo, eh ibabayad niya raw ang lahat-lahat ng nasa kanya. Pati daw ang soul niya. Kaya pakiusap daw, eh gawin daw ito nitong si Carrera. Yun ang pinakahuling nasabi nitong si Kondo. Hindi niya nakayang magsalita pa pero nakatingin siya ng fiercely sa pagre-request niya nito kay Carrera. Sabi ni Carrera eh tinatanggap niya daw ang payment na ito. Sa pangalan niya daw na Carrera na the King of Destruction eh nire-recognize niya daw ang kanilang naging usapan. Tutuparin daw nitong si Carrera ang kahilingan na ito nitong si Kondo sa kanya. At nung narinig nitong si Kondo ang declaration na ito nitong si Carrera ay napangiti siya at nawala ang kanyang mga pangamba. Ginamit nitong si Kondo ang natitirang lakas niya para pilitin na magkakontak ang kanyang daliri sa may pistol. At nung dumampi na ito sa may daliri nitong si Kondo ay biglang nag-glow yung southern style na automatic pistol niya at gradually ito na nag-evolve into a mythical grade na weapon. Ang soul pala nitong si Kondo ay napunta sa may pistol na ito. At dahil dito ay gumagana na uli itong pistol na andito ang kanyang soul pero nawala na yung hardcore nitong si Kondo. Alam nitong si Carrera kung ano ang nangyari at nalungkot itong si Carrera nung na-realize niya ito. Sabi ni Carrera eh sayang daw, napakadalang niya pa man daw na makamit ng ganitong klase ng opponent. Then biglang nagsalita itong si Shell Sensei. Sabi ni Shell eh kung nalulungkot daw itong si Carrera eh pwede niya daw i-unite ang King of Execution nitong si Kondo sa The King of Death nitong si Carrera. Lumiwanag uli itong pistol na ito nitong si Kondo sa may kamay niya at parang ipinapahiwatig nito na wag na daw malungkot itong si Carrera. Itong pistol na ito ay relic nitong si Lieutenant Kondo at ito na ngayon ang bagong partner nitong yellow na primordial demon. Then narinig nitong si Carrera ang mahina na boses nitong si Kondo sa may isip niya. Sabi nito ay masyado daw rough itong si Carrera sa pagga ng kanyang magic. Kaya tutulungan daw siya nitong si Kondo na skillfully na gamitin ito. After niyang marinig ito, eh nakaramdam
nakaramdam ng overflowing power sa katawan niya itong si Carrera. Sabi naman itong si Carrera, wag daw siya nito na ituring na parang bata. Napakalaking power up nito para kay Carrera dahil alam naman natin kung gaano kalakas itong si Kondo. At ngayon, katulong na siya nitong si Carrera sa mga magiging laban niya. Kaya ngayon, hindi na malulungkot itong si Carrera. Tumayo na uli siya at kinongratulate siya nitong si Agera sa kanyang magandang pagkapanalo. Sabi naman ni Carrera sa kanya, maganda din daw ang pinakita nitong si Agera. Kaya deserving din daw ito ng kanyang sariling credit dahil nakasurvive din ito ng matagal sa nangyaring laban. Kakaiba rin talaga itong si Agera. Sobrang dami ng damage na tinamo niya pero hindi siya nawasak bilang isang spada. Tinanong siya nitong si Carrera kung itong si Kondo daw ba descendant ng kanyang disciple. At sabi naman nitong si Agera, mukhang ganun na nga daw. Then sabi nitong si Carrera, hindi na daw nila dapat na maliitin ngayon ang mga humans dahil mabilis daw na lumalago ang mga technology nitong mga ito at naipasa nila ito from generation to another generation. Kaya napakabilis daw ng kanilang improvement. Ngayon, palabas na itong sila Carrera sa may room na pinasukan nila. At sa kabilang side, nakikita nitong si Carrera ang figure nitong si Emperor Rudra. Ngumiti si Carrera nung nakita niya ito. Nagpakita siya ng fearless smile niya. At sinabi ni Carrera na ang sino man daw na pipigil sa kanila kailangan daw na mamatay. Walang makakadlang sa kanya sa pag-fulfill sa promise niya kay Kondo. Ang kasunod naman natin na video ay patungkol naman sa laban nitong si Benimaru. At dito na muna natin tatapusin itong video na ito. Kung nagugustuhan mo itong mga videos natin, ay please consider joining the membership para mapanood mo na agad ang mga kasunod na part dahil palaging advance ang ating mga members. Also, ay please consider leaving a like at mag-comment ka na din para maibust naman tayo ng algorithm.